Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Hawi Yeshel. Isa po akong member ng Asian Beta Alliance. Naging IBC judge po at kasalukuyang patuloy na tumutulong sa ating mga hobbyist para sa mga information about sa beta at sa ating hobby. So, ayun po, napag-desisyonan ko pong gumawa ng mga topics para i-share sa ating mga kababayan. Ito po ay pinaglaanan ko ng oras para makatulong, lalong-lalo na doon sa mga baguhan na gusto subukan yung beta hobby. So, ito po, ginawa ko po itong PowerPoint presentation na to at ire-record po natin para kung sa gayon ay makita ng mga baguhan ngayon at magiging baguhan sa future. So, tara, mag-umpisa tayo. So, ito, bilang isa pong membro ng Asian Beta Alliance, ito po ang aking handog, ang aming handog para sa mga newbie o kaya dun sa mga gustong matuto, gustong pasukin ang larangan ng pagbebeta. So, beginner's guide to the beta hobby. So, topics. So, bago natin simulan, alamin muna natin kung ano yung mga topics na ating tatalakayin dito sa ating presentation or sabihin nating maliit na seminar. So, ang ating gagawing lengguwahe ay ang Filipino para makafocus tayo dun sa ating mga Pinoy hobbyist. So, unang-una sa ating topic, ano nga ba ang beta? Pangalawa, ano ang iba't ibang uri ng beta? Pangatlo, ano ang beta show? Pang-apat, ano ang international beta standards? At panglima, ano ang mga uri ng beta na pwede nating isali sa isang beta show? So ayan, kung nagiging curious kayo about sa pagbebeta, so ito yung beginner's guide para magka-idea kayo kung ano yung gusto nyong pasukin. Okay? Unang-una, ano nga ba ang beta? So, beta or ang scientific name niya ay Betta splendens o tinatawag nating Siamese fighting fish. Ang beta ay isang uri ng isdang namumuhay sa tubig gabang. Kalimitang nakikita ang mga wild beta sa mga taniman ng palay, mga maliliit na katawang tubig sa mga gubat, at mga maliliit na daluyang tubig na may mabagal na agos. So, ito ay nagsimulang madiskubre sa Thailand at makikita din sa mga kalapit bansa gaya ng Malaysia, Indonesia, Laos, Vietnam at Cambodia. So, dito sa Pilipinas, nakikilala natin ito bilang fighting fish na isda na parang na pang-ornamental na mabibili sa mga pet shop upang alagaan at ipangdagdag sa dekorasyon sa ating mga tahanan. So, halos lahat naman sa atin, nung bata pa tayo, maliliit pa, pag napapadaan tayo sa mga pet shop, aquarium shops, may nakikita tayong mga maliliit, makukulay na mga isda na nakalagay sa maliit na bote na wala namang oxygen pump. So, sila yung mga nakikita natin, tinatanong natin na ano po ba ito? Sabihin ng nagbebenta na ito yung fighting fish. So, halos lahat naman sa atin, nagsimula na yun yung pagkakaalam natin sa fighting fish. So, ano nga ba talaga yung beta? Sa pagbebeta, meron tayong tinatawag na iba't ibang types o iba't ibang uri ng beta. Hindi lang siya isang uri. Halimbawa, di ba sa mga aso, may kanya-kanyang lahi yan sila, species, itsura, kulay. Ganon din sa pagbebeta at ganon din sa ibang klase ng isda. So dito, talakayin natin yung 13 na nailista ko ng mga uri ng beta o yung fighting fish. Unang-una sa lahat, okay, number 1, ang half moon. Ang half moon po ay ito, base sa nakikita nyong picture, ito po ay nanalo ng category champion sa half moon. Ito po ang pangyayari po nito, ang aming idol, si Kuya Philip, na nasa langit na po ngayon. Kuya Philip, alam kong masaya ka na dyan.
dinededicate ko rin itong video na to para sa iyo. Maraming salamat sa paggabay sa amin sa hobby, pagsama sa amin sa hobby. Hindi ka namin makakalimutan, Kuya Pili. So yan, isa yan sa mga isda ni Kuya Pili. Yan po ay isang example ng half moon na beta. Kung makikita nyo po yung kanyang... Ay, mali. Ito, yung kanyang buntot dito, o yung tinatawag natin na caudal fin. Yan po ay malaki. Ganon din po ang dorsal at ganon din po ang anal fin. So sa half moon po, kaya po siya tinawag na half moon kasi magiging parang half na bilog po yan. Dapat po yan pantay-pantay lahat. Simula dorsal, caudal, hanggang anal fin. Dapat isang straight na bilog lang siya. Okay po. Kaya para pag nabuo siya, para siyang nagiging half moon. Okay? So next naman po natin. Double tail half moon. Ito naman po, isa rin siyang uri ng beta kung saan kung makikita nyo yung kanyang ano dito, yung caudal fin niya ay dalawa. So isa, ang tawag po dyan ay lobes. So upper lobe tsaka lower lobe. Okay? Ganyan po ang double tail. So tulad ng half moon, dapat po ang double tail po ay isang pabilog lang din sa lahat ng dulo. Ito naman yung tinatawag natin na full moon. Pero ano lang naman yun? Other tawag sa kanya. So kapag perfect yung lining, outer lining ng mga buntot niya, yan po yung perfect na double tail half moon. Okay po. Next naman po na type ng beta or uri ng beta ay tinatawag na crown tail. So sa crown tail, ito yung pinaka distinct na type ng buntot ng isang beta. Kung makikita nyo po, yung karakteristik ng kanyang mga fins o kanyang mga buntot ay iba-iba. May patusok na mga stalks na tinatawag natin. Patusok po lahat yan. Makikita sa dorsal, sa caudal, sa anal, sa ventral, at pati sa pectoral fins niya. Lahat po yan patusok or may mga stalks. So, yun po ang distinct characteristic ng isang crown tail. Okay po. Next po natin ay ang half moon placat. So, ang half moon placat, ito po yung version ng half moon na mas maliit yung kanyang mga buntot. Ano po? Makikita nyo po dito, kung yung half moon ay malalaki, ang half moon placat po, mas maliit, mas compact yung size. So, kalimitan, ito yung nakikita natin sa mga... Ngayon, alam ko sa mga pet shops, meron na nito. Kasi isa ito sa mga uri ng beta na napakadaling alagaan, napakadaling igroom, napakadaling daling paramihin. So, ito, yung half moon placat. So, ganun din siya. Parang half moon din, kaso ang kanyang anal fin ay trapezoid type. Trapezoid in shape. Ganun po dapat ang ideal niya. Pero papag-usapan naman natin yung mga ideal form sa ibang topic. So ngayon, i-familiarize lang natin yung isip natin sa iba't ibang klase o iba't ibang uri ng beta, ng mga tail types. Okay po, so yan yung half moon placat. Next po natin ay giant betas. Ang giant betas naman po, parang half moon placat. Ang pinagkaiba lang po niya, sobrang lalaki po niya. Okay po. Hindi lang pansin sa picture na to, pero ayan, malaki po talaga yan sa personal. Halos nasa 3 inches po yung body size pala. So yan, kung makikita natin, ito po ay pagmamayari ni Kelvin Tam from Singapore. Okay, isa po yan sa mga nanalo no show dati dito sa Pilipinas. Best giant. So next, Dumbo ears or yung elephant ears. So ito, isa rin to sa mga magaganda sa mata ng mga beta. So kung as the name tells itself, no, Dumbo elephant ears, ang pinaka-characteristic niya, ito pong kanyang pectoral fin ay malaki. So para siyang half moon placat din, yung itsura ng kanyang mga unpaired fins, yung mga dorsal, caudal, anal, ventral. So ayun,
para siyang half-moon placat din, kaso yung kanyang pectorals po ay malalaki talaga. Malaking malaki siya. Okay? So yan po, napakaganda po yun sa mata, sa personal kapag nakita nyo. Okay po. Next po natin, ang veil tail. Ito po yung pinaka-common sa lahat. Ito yung nakikita natin sa mga pet shops nung bata pa tayo. May kulay blue, may kulay pula, may maliit, may malaki. So ayan, sa panahon po natin ngayon, nag-evolve na rin po yung mga kulay ng mga veil tails. Kung nakikita nyo po yung example natin, ang kulay na po ito ay tinatawag nating Banda Orchid na kulay. So yan, gaganda na ng veil tail ngayon. So next po natin, sa mga traditional betas. Ito po ay makikita natin halos lahat sa Thailand at dun sa ibang nabanggit natin na mga bansa. So ang karakteristik lang po ng mga traditional betas ay meron silang two rays dito. Two ray beta po sila, mga traditional. So ayan po, pwede rin siyang maging iba't ibang kulay. Basta two rays lang po yung kanyang koda. Next naman po natin, yung mga wild beta. Ito, common din po sa Thailand at sa ibang lugar, Indonesia, Malaysia. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi masyado kasi nagko-concentrate tayo dun sa mga major tail types. Okay? Meron din po tayong mga bagong gawa. Hindi naman siya bago, pero yung mga ginagawa na ng ating mga breeders. Meron po tayong tinatawag na crown tail placat. Ito po yung pinagsamang placat at crown tail na kinross sa isa't isa. Kaya naging ganito yung buntot niya. Maihiksi, tapos may mga stalks. So, yan po yung crown tail placat. Habang ito pong nasa kabilang side, ito naman po yung tinatawag na hapsan. Bali, yung ikinross naman po dito ay crown tail at half moon. Kaya naging ganito ang kinalabasan. Huwag po kayong malinlang kasi pag nag-breed kayo once na hindi kagad ganito kaganda yung lalabas. Okay? Yung mga breeder po nito ay naglaan ng ilang taon para ma-perfect yung mga ganyang klaseng form ng crown tail placat at hapsa. Okay po? Pang 11 o yung tinatawag nating rose tail or feather tail. So ang karakteristik naman po nito, parang pamaypay or parang rose petals yung kanyang caudal fin. Maganda naman talaga sa mata. Okay? So pang 12, yung tinatawag nating double tail placat. Ito naman po ay ikinross yung double tail half moon sa placat or ganun na nga. So, ganyan yung magiging kalabasan. Para siyang HMPK, pero characterize siya ng malapad na dorsal, malapad na anal, at two lobes na caudal. Okay. Placat size siya, pero double tail siya. Double tail placat. So, next natin, at yung last sa aking mga nailista, delta at super delta. Itong delta po, automatic naman yan pag sinabi natin delta is triangle. So, kapag triangle po yung kanyang buntot, siya ay half moon or siya ay half moon placat, or kahit anong tail type, basta pa triangle, pwede nating sabihin siyang delta tail. At ang super delta naman, anything from delta hanggang sa 179 degrees na buka ng caudal. So kapag di siya nag 180, super delta lang siya. Okay po. So next topic natin. So ano nga ba yung isang beta show? So kung nakikita nyo po dito sa ating mga picture, ito po ay set up ng isang international show na Asian Beta Alliance. Okay po, nakikita nyo po dito lahat ng mga tangke, ng mga organizers, ng mga tao. Andito rin po yung mga judges at iba't ibang personalities po during show. So, yan po yung illustration, image. So, ano nga ba ulit? Ito ay isang, ang beta show ay isang paligsahan kung saan ang mga inaalagaan nating beta or fighting fish ay inilalaban sa larangan ng pagandahan ng itsura, kulay, sigla, at pangkabuuang balance ng katawan at mga buntot nito. So, yun po, napakadaling
napakadali naman siyang intindihin, no? So, yung mga show po natin, ito po ay pagandahan ng itsura. Lahat, itsura, kulay, yung sigla, tsaka yung balanse niya, yun po yung pinaglalaban natin dito. Hindi po siya yung labanan ng kagatan, patayan, hindi po ganun. Okay po? So, meron po tayong iba't ibang klase ng beta show. Meron tayong mga mini show kung saan ito po ay ginagawa sa mga maliliit na lugar na dinadaluhan din ng mga konting tao o mga piling tao, pwedeng sa barangay, subdivision, o kaya sa maliliit na grupo. Yun lang, mga mini show. Pangalawa po, yung mga local shows natin. Halimbawa kami dito sa Cavite, na minsan nagpapashow kami dito. Halimbawa Pasko or Valentine's Day, nag-iimbita kami ng iba't ibang player na pwedeng dumaro or pwedeng sumali sa show. Pangatlo naman, yung mga nauuso ngayon, yung mga online show, dahil sa nagdaang pandemya, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta sa mall, hindi tayo makapag-set up. So, ayan, naisip ng mga organizers na gumawa ng mga online show kung saan pinaglalaban yung mga beta natin ng pagandahan sa ano lang, sa online. Kinukuha na ng video, tapos merong judge na pipili kung sino yung pinakamaganda sa kanila. Pangapat naman po, yung national show, ito malimit ko sa atin sa Pilipinas. Nagkakaroon ng mga national pointed show yung iba't ibang clubs. Kagaya dito sa Asian Beta Alliance sa amin, nagkakaroon ng national pointed shows kung saan nilalakukan po ito ng iba't ibang mga breeders, mga players mula sa iba't ibang bansa. Nasa Luzon, Visayas o sa Mindanao pa man. So, at panghuli po, yung pinaka malaki, pinaka grandest, pinaka maganda sa lahat ng show ay yung international show. Ito po yung klase ng show kung saan ang lumalahok ng mga breeders, players ay galing sa iba't ibang bansa. Malimit po tayo dati dito sa Pilipinas, courtesy ng Asian Beta Alliance, nagkakaroon po tayo ng iba't ibang international show dito sa ating bansa. Katulad na lamang po dyan, ng mga sumasali ay galing Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan, Korea, Singapore, ano pa ba? Meron pa tayong US. So, marami po, maraming sumasali dito sa mga international show na po. Kaya dito po talaga masyoshowcase yung ganda ng isda na kapag nanalo ka dito kahit placer ka man lang is malaking achievement na kasi marami kang nakalaban na magagandang isda. So, yan. So, dito po sa Pilipinas, ginagamit ang standards ng International Beta Congress para malaman kung ano ang pinaka-ideal na itsura ng isang beta. May mga point deduction system kung saan mananalo ang isdang may pinakakonting deduction sa points at nagtataglay ng magandang kabuuang sigla, ang kabuuang balanse para tanghaling itong panalo sa kanyang kategorya. So, yun po, ginagamit po natin yung IBC standards sa pagja-judge ng mga beta. So, sino nga po ba yung mga pwedeng maging judge sa isang beta show? So, ayan po, papakita ko lang po sa yung picture ng ating mga magagaling na judges. Ay, hindi po narita si Boss Gerald po doon. Narangan ng aking video. Sorry, boss. So, ayan po, si Press Gary, Gary King. Yan po ay mga pioneers ng Asian Beta Alliance. Si Ma'am Jancy, Jancy Uy from Davao. Si ang ating napakabait na presidente, Press Eric Chu. Okay, andyan din po ang ating kuya, Kuya Philip. Andyan din po ang dating presidente ng HABA, si Press Nixon. At yung panghuli po, si Press Gerald Prodo. Halos lahat po sa kanila naging presidente ng Asian Beta Alliance. So, sila po ay mga IBC certified judge. So, kumuha sila ng exam, ng seminars, ng actual, visual exam, written exam, at nakapasa po sila. Kaya po sila maging mga IBC certified judges. So, yun po. Sa mga mini,
local, online, at national show, pwedeng mag-judge ang isang taong kilala natin na may malaking kaalaman tungkol sa hobby. Pwede rin nating imbitahan ang mga IBC certified judges, club presidents at officers, at yung mga magagaling sa hobby kung saan pwede nilang kilatisin ang mga isda ng tama at patas at walang kinikiling ang manlalaro. Ito po yung i-take note natin dito, na kung kukuha po kayo ng isang judge sa show, siguraduhin niyo po na sila po ay mapagkakatiwalaan at alam nating malaki yung nalalaman sa larangan ng hobby. Nang sa gayon, maging maganda rin yung pagja-judge. Pantay-pantay at walang tinitingnan, walang kinikilig. So yun po. Pero may exemption po tayo dyan, no? Sa mga international show kung saan maraming lumalahok na taga-ibang bansa, ang mga pwede lamang mag-judge dito ay ang mga IBC certified judges kung saan sila lang ang may lisensya or karapatan dahil sila ang nasa mandato ng IBC rulebook na mag-judge sa mga ganito kalaking patimplak. Dahil andito tayo sa Pilipinas, ang mga ruling ng IBC ang ating susundin, maliban na lang kung may ibang international na beta club ka na sasalihan na labas sa sakop ng IBC. So, since tayo dito sa Pilipinas, ina-adapt natin yung rulings ng International Beta Congress. So, lahat ng international show natin at halos lahat ng klaseng show dito sa Pilipinas, ang pinagbabatayan natin ng standards ay yung sa IBC. So, yun po. Kailangan IBC certified judges sa isang international show. Okay po. So, next topic natin, ano nga ba ang International Beta Standards? So, kanina pa natin naririnig yung IBC, International Beta Congress, IBC Standards. So, ano nga po ba yun? So, kung makikita nyo dito sa picture natin, ang IBC Exhibition Standards Book 1 Show Betas 2022-2023 Show Season. Andito yung show manual, andito rin yung judges manual, at iba't ibang information. So, ang IBC standards ang kaisa-isang ginagamit natin dito sa Pilipinas para matukoy ang mga tama at maling katangian ng ating mga alagang beta. So, ito ay ginawa ng mga batikang hobbyist mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang International Beta Congress ang isa sa pinakauna at malaking club ng beta sa buong mundo. At sila ang nagtulong-tulong upang magawa ang mga IBC standards na kasalukuyang ginagamit natin ngayon. So, sa tulong ng iba't ibang hobby sa mundo, ang IBC standards ay nagbabago ayon sa mga makabagong itsura ng mga makabagong isda. So, makikita natin ang standards na ito at pwede nating ma-download sa kanilang website. Ito nakalagay dyan, ibcbetas.org / upcoming dash shows / standards dash. So, yun po. Mahaba po yan. Maraming pages po yung IBC book na yan. At kung babasahin po natin, medyo malulunod tayo sa dami ng information. Pero ang payo ko lang dyan, pag-aralan natin yung mga faults, common faults sa mga isda natin. Doon kayo mag-focus para maintindihan yung isda nyo. Kapag hindi nyo isda, huwag nyo intindihin muna. Yung isda nyo muna yung intindihin mo. Okay? So, yun. Ano nga ba yung last topic natin? So, ano ang mga beta na pwede nating isali sa isang beta show? So, ayan, ito po ay isang sample ng class list. Mula po ito sa huling finale show ng Asian Beta Alliance. So, ito po ang tinatawag naming class list. Ito po ay kung saan yung uri ng beta mo na diniscuss natin kanina, pwede mo siyang ipasok doon. Makikita natin dyan, may half moon, half moon placat, double tail, crown tail, may giant, meron din po tayong mga female, may mga junior kung saan merong yung maliliit na isda, may form and finish, at may trial class. So, ayan po, pag meron kayong isdang alaga at alam nyo na kung anong ori yung isda nyo na beta, pwede nyo po silang isali sa show. So, pag sumali sa show, syempre may entry fee yun, may bayad, bumayad kayo. Tapos, papasok nyo yung isda dun sa category na kung saan siya dapat. Tapos, yun, dun nalalaban yung isda nyo. So, sa mga, ito,
Ano ang mga beta na pwede natin isali sa isang show? So, ito ay nakadepende sa class list ng isang show. Ang class list ay ang ating magiging batayan kung saan natin pwedeng ipasok o ilaro ang ating mga beta. Meron din namang mga show na may sariling class na pwedeng gamitin. So, halimbawa, ang international show ay gumagamit ng halos napakaraming class list na kung saan, actually isang class list lang pala, pero napakaraming categories na kung saan halos lahat ng uri ng beta ay pwede nating isali. So, yung mga nabanggit natin kanina na mga uri ng beta, yung mga half moon, double tail half moon, hanggang doon sa mga bell tail, pwede natin isali yun sa mga international show kasi may kategory siya na pwede niyang salihan. Okay? So, sa kabilang banda, may mga organizer din naman na gumagawa ng sariling class list para paglabanan ng mga kalahok. Halimbawa, yung tinatawag natin na Battle of AOC na sumikat kung saan ang mga half moon plakat lamang ang pwedeng sumali at ipasok sa mga list nito. So, yun po. Ang alam ko, ang Asian Beta Alliance po ang isa sa mga nagpasigat ng patimpalak na to, yung Battle of AOC, kung saan yung mga half moon plakats lang na may kanya-kanyang categories, orange base, light base, dark base, yellow base, marbles, grizzles, samurais, at iba't ibang klase pa, yun naglalaban, dun sila naglalaban, puro half moon plakat lang. So ayun, natapos na po yung ating beginner's guide sa ating beta hobby. Ito po ay overview lamang kung saan nyo gustong patungo. So, kalimitan kasi sa atin, nakakita ng mga beta. So, ano bang ginagawa sa beta, sinasali sa show. So, yun lang po yung diniscuss natin. At least, nagkaroon na kayo ng idea kung ano ba, paano ba yung tatahakan yung landas. So, kung may mga tanong po kayo about sa pagbe-beta, i-post nyo lang po sa mga comments or mag-message po kayo sa akin sa FB or sa YouTube para sa ganun na masagot natin. So, yung topic number 2 natin, pwede nating i-allocate yan dun sa pag-breed, paano ba yung pagpili ng tamang pares. So, yan na. Doon na natin sisimulan yung inyong beta journey. Sa ngayon, ito muna yung ating beginner's guide para maintindihan nyo. Kasi ito yung exciting part eh. Yung ano bang gagawin ko sa beta ko, sa hobby na to. Hanggang saan ko ba kakayanin, manalo ba ako, matatalo ba ako. So yan na, naiisip nyo na yun. Ayan. So ayun, sana nakatulong ako at nakapagbigay ng linaw ng konti para sa ating mga aspiring hobbies dyan. Maraming salamat po ulit at happy beta kit. Okay. Bye-bye.